Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pabigat bulsa na naman. Hanggang 5 pisong taas presyo ang inihihirit sa ilang produkto ng ilang manufacturer ayon sa DTI. Bukod sa mga delata, kape at gatas, posible rin magmahal ang ilang tinapay. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Kahit barya-barya lang ang iminahal ng kanyang binibili, ramdam daw ito ni Aling Olivia. Pag marami kang binili, malaking bagay din yon. Hindi ka makakatipid. Paano pa kaya ngayong nakaamba rin magmahal ang ilang brand ng dilata tulad ng sardinas at meatloaf, pati gatas at kape? Nauna na yang inanunsyo ng Department of Trade and Industry pero masusundan pa ng iba. Bukod sa mga pagkain, ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, may nakaamba rin pagtaas ng presyo sa mga personal hygiene products gaya ng shampoo, conditioner at mga sabong panligo. Nagsumite rin daw ng notice sa DTI ang ilang manufacturer ng kandila at baterya. Ang hiling na taas presyo sa iba't ibang produkto nasa 40 centavos hanggang 5 pesos and 60 centavos. Merong as high as 20% na request. Inaaral para masigurado natin kasi we limit talaga the increases to at least 10% lang. Kung pwede, doon na lang muna sila rin sa kanilang premium brands or wag na dito sa mga pinakamura. Mataas na presyo ng raw materials ang ikinakatwiran ng mga manufacturer. Most of our raw materials are important. We really have a need to develop the industry, our industry, which produce the raw materials needed. Nagmahal na rin ang tinapay sa ilang panaderya tulad sa isang ito sa Sariaya, Quezon kung saan piso hanggang 2 piso ang taas presyo. Sa panaderyang ito naman sa Quezon City, nasa 38 pesos na ang egg pie katumbas na ng isang kilong bigas. Siguro babawasan na lang po ng isang piraso. Halimbawa ngayon 2, baka susunod na magmahal, isa na lang. Opo, para makatipid po ma'am. Nagmahal na kasi ang sangkap na itlog bukod pa sa mahal na asukal, kaya ayon sa isang samahan ng mga panadero, maaaring magmahal ang ilang cakes at pastries. Sugar and egg, yan ang numero unong ingredient, exact science yan eh. Pag kinompute mo yan na ang itlog is 300 grams, ang sugar is 300 grams, pag binago mo yan ng konti, may problema ang cake natin. Hindi naman daw kasama ang pandesal at tasty o loaf bread dahil hindi ito gumagamit ng itlog. Sana makagawa ang pamahalaan ng isang paraan para yung katulad namin sa industriya ng tinapay ay makabili ng murang itlog. Sa gitna na nagtataas ang presyo ng ilang produkto, nakikipagtulungan daw ang Department of Trade and Industry sa Department of Agriculture sa paghahanap ng mga paraan para mapanatiling abot kaya pa rin ang presyo ng mga bilihin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa mga naghahanap naman ng sibuyas, pwede na ba sa inyo ang isang uri niyan na kasing laki raw ng mansanas? Bulto-bulto raw ang ibinebentang ganyan sa isang pamilihan, pero may hinala ang Agriculture Department. Nakatutok si Leigh Alvin. Mahal na nga ang liliit pa ng maraming sibuyas sa mga pamilihan nitong mga nakaraang linggo. Pero sa Pasay City, may mga sibuyas na singlaki ng mansanas. 330 hanggang 350 pesos per kilo ang bentahan ng ganitong kalaking pulang sibuyas dito sa Talipapa sa Pasay City. Ang isang ito nagkakahalaga ng 116 pesos. Halos kapresyo lang naman nila ang mga lokal na sibuyas, pero may mas pipiliin pa rin ang ilang namimili. Mas malasa yung ganito, maliliit. Ganon din naman ang presyo nila. Lalo ako maiiyak sa ano, sa presyo niya. Okay. Ano lang mga binibili niya sibuyas? Ganito lang, 20. Pwede na na. Imported to eh. Kailan kayo naka? Ngayon lang, nakachamba. Gusto naman ang benta, may bumili? Meron naman ho. Ayun, 700 nga, may bumili. Ito pa kayong 330. Divisore lang po kami kumukuha ng sibuyas na. Pero hindi taga dito sa atin yung sibuyas na to. Kaya pinuntahan namin ang Divisoria sa Maynila. Dito ay nakita nga namin ang bulto-bulto ng malalaking sibuyas na binibenta ng 2,000 pesos kada bag na naglalaman ng 8.5 to 9 kilos. Halos tabla puhunan na lang daw ito. Imported do. Saan man sa China.
Lugi ko kami dyan sa binenta na yan. Matumal kasi binenta na ng mura. Kailangan maging pera dahil lalabas na ang permit niyan sa 27. Ayon sa Department of Agriculture. The BPI, our Bureau of Plant Industry, said walang report sa kanila na pumasok pa na imported onions out of that importation that we had. No? Yun ang kinakatakutan natin kasi na pag nag-issue tayo ng SPSIC, baka sa paligid lang yan, naglalabasan natin mo, nangyayari nga. These are remnants of the previous, kung hindi man kami nagkamali, these are remnants of previous smuggled onions. Sa kadiwa, sa Department of Agriculture, meron na uling sibuyas na galing daw Nueva Ecija. Wala pa rin makakatapat sa presyo dito na bumaba pa sa 150 pesos per kilo. Mura nga po, sayang din po yung matitipid. Para makaano naman po kami, kasi may kantin po kami. May nako ko sa TV na may kota kadiwa, pumunta na ako dito. Dahil nandito ka na, sa amin mahal. Ay, banda dyan doon. Para sa GMA Integrated News, Lay Alviz, Nakatutok, 24 oras. Heto naman ang ibinida ng Pangulo sa World Economic Forum sa Switzerland. Ang inaasahang paglaguraw ng ekonomiya ng Pilipinas na posibleng maging pinakamataas sa Asia-Pacific region. Tinalakay rin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng bawat bansa. At live mula roon, Nakatutok, si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, magandang tanghali po mula rito sa Davos sa Switzerland kung saan nga po ginaganap ang World Economic Forum at kung saan delegado po si Pangulong Bongbong Marcos na dumalo sa isang pulong kahapon kasama ang ilang world business leaders kung saan nga inilatag niya ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa ilang issue gaya ng South China Sea at kung ano po ang epekto nito sa pagnenegosyo sa buong mundo, pati na sa Pilipinas. Sa tanghalian na inorganisa ng Philippine Economic Development Cabinet Cluster sa Davos, Switzerland, kasama ang ilang business leaders, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat maapektuhan ang mga bansa sa geopolitical rivalry o banggaan na makapangyarihang mga bansa. Sabi ni Marcos, tila may pressure daw sa mga ASEAN countries na mamili ng kakampihan sa issue ng South China Sea. In terms of geopolitics, your remarks, Mr. Chipman, in that we all desire, especially let us say around the South China Sea, we all desire a more multipolar. However, the forces of us going back to that Cold War type of scenario where you have to choose one side or the other are strong. And when I speak to the other ASEAN APEC members and the other leaders, and I ask them, and they ask me, do you feel it? That you must choose. And I say, yes, don't you? And unanimously, they say yes. Ang halimbawang tinukoy ng Pangulo na Cold War ay patungkol sa nangyari noon sa kasaysayan ng mundo kung saan kinailangang mamili ng ilang bansa kung sila ba ay kakampi at magpapailalim sa impluwensya ng Soviet Union o Amerika. Ngayon, sa South China Sea, walang binanggit na bansa ang Pangulo. Pero may tensyon sa rehiyon dahil sa pag-aangkin ng China sa karagatan na mariing tinututulan ng Amerika. Sabi ni Marcos, determinado raw ang ASEAN na lumayo sa ganong Cold War mentality. I think we are determined as a group in ASEAN in the Indo-Pacific, those around the Indo-Pacific, despite all of this conflict, we are determined to stay away from that. And simply because we are anchored in the idea that the future of the Indo-Pacific, the future of Asia-Pacific, for example, cannot be determined by anyone but the countries of the Asia-Pacific. And that removes us immediately from that idea that you must choose. We choose our friends. We choose our neighbors. That's the choice that we have made. Ibinahagi naman ni Finance Secretary Benjamin Diokno na inaasahang papalo sa 6.5% ang GDP growth rate ngayong 2023.
Sabi pa ni Diokno, ito raw ang isa sa pinakamataas na growth projection sa Asia-Pacific region. Kasama ng Pangulo sa kanyang delegasyon dito sa Switzerland, ang mga cabinet secretaries ng DTI, NEDA at DOTR, pati na sina dating Pangulo at Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo, Senator Mark Villar, Representative Sandro Marcos at iba pang opisyal, kasama rin sa Philippine delegation ang 7 business tycoons mula sa Pilipinas na sina Sabine Aboitiz, Kevin Andrutan, Jaime Sobel de Ayala, Lance Gokongwei, Ramon Ang, Teresita C. Coson, at Enrique Razon. At Mel, ngayong araw nakaschedule ang Pangulo na pangunahan ng Country Strategy Dialogue kasama ang kanyang economic team. May nakaschedule din na bilateral meeting ang Pangulo sa Managing Director ng IMF o International Monetary Fund. Dumalo naman ang Pangulo sa isang dinner kanina kung saan nakasalo niya ang ilang leader ng mga kilalang CEO at nagkaroon daw ng positibong pagtingin sa Pilipinas para sa investments. Kabilang nga po sa mga nakasalamuha o nakapulong ng Pangulo, ang manugang ni dating US President Donald Trump na si Jared Kushner na isa ring negosyante at si dating British Prime Minister Tony Blair. Sa mga oras na ito po, umaattend ang Pangulo sa ginaganap na opening ceremonies ng World Economic Forum dito sa Davos, Switzerland. At live mula nga po rito sa Davos, Switzerland, para po sa GMA Integrated News, balik muna po sa inyo. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Good evening mga kapuso! Extended ang season of giving para sa ilang Sparkle Stars na nagbahagi ng kanilang blessings sa ilang nating kapuso. Kasama na riyan si Bea Alonzo na may sarili niyang way to pay it forward. Makichika tayo kay Larson Chagas. Hello beautiful people! Hindi lang malaanghel na ganda ang mayroon si kapuso actress Bea Alonzo. Dahil kahanga-hanga rin ang angelic niyang puso sa pakikipagkapwa. Nag-invite kami ng aming mga kapitbahay na Aitas. Hindi nila alam na nagpa-prepare kami ng meal na yun para sa kanila. Sa kanyang latest vlog, ibinahagi ni Bea ang kanyang fun experience on sharing appetizing meals na siya mismo ang naghanda. With the refreshing scenery ng kanilang farm sa Zambales, hindi lang tiyan, kundi pati mata ang mabubusog. Team effort din ito dahil kasama rin ni Bea ang kanyang kapatid, sister-in-law at maging ang kanyang mommy Marianne sa pagpe-prepare ng kanyang inihandang surprise. Nagulat kayo, no? Hindi nyo alam dito ako. Nakitang-kita namang na-enjoy ng kanilang guests. At ng family ni Bea. Magaling sumagot na. Sa pinatubo ng galing. Na game na nakikanta. At nakisayaw pa sa kanilang mga bisita. Sa pakikipagtulungan naman ng San Juan de la Cruz Parish sa Valenzuela City, mga bata naman ang pinasaya ng ilang Sparkle Stars. Bukod sa ipinagdiriwang ng Sparkle ang kanilang first anniversary ngayong buwan, paraan na rin daw ito ng mga kapuso stars na makapagpasalamat sa blessings na kanilang natatanggap. Gaya ni Ashley Ortega na grateful sa upcoming project na Hearts on Ice. Nakakatanggal stress, Tito Lar, kasi the past few months, syempre busy kami sa mga trabaho namin. Eh ngayon, may time kami for the kids. Present din sa event si Elijah Alejo na bumibida ngayon sa newest afternoon prime series na Underage. Nakakahawa kasi yung happiness ng mga bata and syempre nakakapag-share kami ng mga blessings. At si Nakim De Leon at Luke Conde na parehong bibida sa historical series ng GMA. Nung bata rin ako, mahilig akong sa mga artista. Tuwan-tuwa ako pag nakita ko ng artista. And ngayon, kami na yung tinitingnan nila. And ang saya lang sa pakiramdam ng ganun. It's a way of feeling grateful din na nagiging instrument kami na maging blessing dun sa mga kids na nakakasama namin. And yun, nakataba ng puso na maging part ka ng ganitong klaseng event. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings. Pinuno sa Senado ang zero acquittal o kawalan ng mga napapawalang sala sa mga Pinoy na may kaso sa ibang bansa
sa unang anim na buwan ng 2022. Tanong tuloy sa DFA, baka mahina ang mga ibinigay sa kanilang abogado? Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi katanggap-tanggap para sa mga senador ang report ng Department of Foreign Affairs na zero acquittal o walang napawalang sala sa mga OFW at mga Pinoy na nakasuhan sa ibang bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers kanina, ipinakita ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang datos ng DFA. Sa 1,278 na naisarang criminal cases mula Enero hanggang Hunyo 2022, zero ang acquittal rate ng mga Pilipino. Sabi ng DFA, meron namang mga naa-acquit. Pero aminadong marami na ang nasa isang dosena sa loob ng isang buong taon mula sa libo-libong nakabimbing kaso. Don't get a lot of acquittals. We don't. Usually, maximum, maybe less than a dozen a year, maybe. Kasi nangyayari dyan, most of the time, ang nangyayari, paano natutulong ng Filipino, na nasesettle, hindi na dumidiretso pa sa kaso. Mr. Chairman, this is not acceptable. You don't say na hindi nawawala. These are facts. These are figures that we have in our hand. We wanted to find out, tama si Mr. Chairman, ilan yung na-acquit? Kung walang na-acquit, what the hell are we doing here? Tanong tuloy ni Migrant Workers Committee Chairman Senador Rafi Tulfo, mahina raw ba ang representasyon natin kaya hindi na ipapanalo ang kaso ng mga Pinoy sa ibang bansa? Baka yung mga tatakbuhin, sorry ha, pipitsugi mga abogadong nakakuha doon. Hindi yung mga dikampanilya. Hindi pa kaya pa, si parang zero acquittal, lumilitaw. Again, ang position ng DFA is the bottom line is they get legal representation kaysa wala. No, and Don't say that. Kaysa wala, though. Kailangan tulungan at gastusan, kaya nga meron tayong legal assistance fund. So wag yung case sa wala. Hinaing naman ng isang grupo ng OFW advocates, minsan nabiktima na, nababaliktad pa ang mga OFW dahil sa mabagal na aksyon ng gobyerno. Pagdating po doon sa polo, kahit na yung worker na po yung ginahasa, siya na po yung minaltrato, mabagal po kasi yung pag-attend ng ating mga opisyal doon sa polo. Kasi po, paunahan po ng aksyon, hindi naman agad nasusulatan sa ministry, hindi naman nasusulatan sa pulis. Kaya nangyayari, siya na yung nabiktima, pag naunahan pa, kakasuhan pa ng theft. Ayon sa DFA, nasa 60 OFW ang nasa death row ngayon dahil sa iba't ibang kaso. Isa na rito si Mary Jane Veloso na nakakulong sa Indonesia dahil sa drug trafficking. Nasa proseso na ng paghingi ng executive clemency ang kaso ni Veloso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng mga economic manager na maabot ngayong taon ang tinatarget nilang paglago ng ekonomiya. Magandang pagkakataon daw ang World Economic Forum na dinaluhan ng Pangulo para ibida ang maluwag na pamumuhunan dito po sa bansa. At nakatutok si Ivan Mayrina. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na makukuha ng Pilipinas ang target na 6-7% na Gross Domestic Product o GDP para sa taong 2023. At kabilang sa mga sektor na inaasahang magsusulong ng paglago ng ekonomiya, ang turismo at construction. Gayon din ang digital transformation na isinusulong ng administrasyon. Kaya magandang pagkakataon nga raw ang World Economic Forum sa Switzerland kung nasan ngayon ang Pangulo para ibida ng Pilipinas ang mas maluwag na pamumuhunan sa bansa. Yung renewable energy sector that's already open, tapos yung ating telcos, yung mga marami tayong mga public services na po pwede na makapasok ang mga dayuhang mamumuhunan. Hindi lang sa pamumuhunan kundi sa teknolohiya at kaalaman ang maaaring maging benepisyo ng Pilipinas ayon sa ekonomistang si Michael Ricafor. Hindi raw ito dapat na pinalalampas, lalo't unang pagtitipon nito ng mga pinakamakapangyarihang lider at negosyante sa mundo. Bukod sa mga kasunduan para sa pamuhunan ng maaaring bunga ng biyaheng ito, marami rin pwedeng makuhang kaalaman at pamamaraan sa larangan ng pagninegosyo at maging sa pagtugon sa climate change. Magandang pagkakataon din daw ito para maabida ng bansang edad at kakayahan ng mga Pilipino na malaking bentahe raw natin kumpara sa ibang bansa. Demographic sweet spot na tinatawag for majority ng ating populasyon. Working age na. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Pwede nang makulayan ang drawing na outing kung may sa batas. Ang panukalang padamihin pang lalo ang long weekends. Sa ilalim ng panukala sa Senado, kapag natapat sa weekend ang holiday, wala nang pasok ang kadikit nitong Lunes. Ano naman kayang masasabi riyan ng mga employer?
nakatutok si Oscar Oida. Kung kailan pa umuno nagkaedad, dun pa mas lalong naging gala ang 68 anyos na si Veronica. Mula sa mga nagagandahang beaches hanggang sa mga historic na lugar sa bansa, hanggat kaya, pinupuntahan raw niya. Pwera pa raw dyan ang mga travel niya abroad. Especially now na masasakit na tuhod, masakit ang likod, you know, while hindi pa kami naka-wheelchair. We just would want to travel and travel and travel. Ang mga mahiling magbakasyon tulad ni Veronica, pihadong magiging interesado sa pinapanukalang Senate Bill 1651 ni Senator Raffy Tulfo. Alinsunod sa panukala, kung ang holiday ay matatapat sa weekend gaya ng Sabado o Linggo, eh dapat ang kadikit na Lunes na lang nito ang gagawing holiday. Kung may sasabatas, tsak na darami ang mga long holiday. Mas mapapalakas rin daw nito ang domestic tourism. Bagay na sinang ayuna naman ngayon pa lang ng gusto ng mga tour operator. Alam mo naman yung mga Pinoy, pag nakakita ng long weekend, nagkukumahog yan na magbakasyon, bumili ng packages, local packages. Pero hindi lahat ng nakausap namin pabor sa naturang panukala. Kasi po sa pinagtatrabuhan ko ngayon, no work, no pay po. Kaya kung gagawing holiday po yung Monday, talo po kami. Ayon pa sa presidente ng Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Luis Jr., hindi lang daw basta sapat, kundi sobra-sobra na umano ang holiday sa bansa. Hindi lang naman yung employer ang nahihirapan dito, kundi pati yung mga empleyado na no work no pay, namabawasan yung araw na pwede sila kumita. Pati sa mga estudyante, napitirisi yung pag-aaral. Matatanda ang dati nang naisabatas ang kaparehang holiday economics noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pamamagitan ng Republic Act 9492. Pero natigil ito noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, maging I am ready dahil dalawang sama ng panahon na ang binabantayan ngayon sa loob ng PAR. Ang isa ay bagong low pressure area na nabuo kaninang madaling araw at huling namataan 330 kilometers west of Puerto Princesa City, Palawan. Posibleng lumabas din ito agad ng PAR at sa mga susunod na oras o araw. Yung isa pang sama ng panahon ay ang LPA na nakakaapekto na sa ating bansa simula pa noong nakaraang Linggo. Nasa vicinity na ito ngayon ang Humonhon Island sa Eastern Samar at posibleng mag-dissipate o mawala na sa mga susunod na araw ayon sa PAGASA. Pero sa ngayon, patuloy na magpapaulan ang dalawang LPA. Gayun din ang shear line, amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, maulan bukas sa Apayao, Cagayan Valley, Central Luzon, Quezon, Mindoro, Palawan at Bicol Region. May matitinding ulan kaya maging I am ready sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila bukas. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya mag-monitor ng mga advisory ng PAGASA. May mga kalat-kalat na ulan naman sa Visayas at Mindanao sa umaga at maaaring magpatuloy pa hanggang sa hapon. Pinaghahandaan na ng cast ng Maria Clara Tibara ang pagganap naman sa mga tagpo sa ikalawang nobela ni Jose Rizal na El Filibusterismo. Pero bago yan, abangan muna ang matitinding eksena sa pagtatapos ng Nolly Part ng hit series. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Alam na ng mga nakapagbasa sa nobela ni Kat Jose Rizal ang nangyari sa pagtatapos ng Nolly Mitangere. Sa kabila nito, hindi pa rin maitago ng mga taga-subaybay ng hit primetime series na Maria Clara at Ibarra ang excitement sa itatakbo ng storya. Nitong huli, nadala ang mga manonood sa kinahinatnan ng mga karakter ni na Elias. At ang pagkamatay ni Sisa. Nadurog din ang puso ng mga taga-subaybay sa pagwawalay ng mga magsing irog. Resoso, ayaw ko na kapayapahang inaano.
at ang sinasabing katapusan ng pagmamahala ni na Fidel at Clay. For some reason, naiyak ako doon. Hindi ko alam ba't ako naiyak sa kanya doon. Kasi parang nag-dawn sa akin na parang ayoko nga no, kung magkaroon ng ganitong ka-perfect na lalaki, tapos hindi mo pwedeng mahalin kasi magkaiba kayo ng mundo. Parang ganun, doon ko lang na-realize nung nag-close up kami. Babalik na tayo sa mundo natin. Dito na natatapos ang kwento. Tuloy-tuloy ang pag-akay sa atin ng Maria Clara at Ibarra sa ikalawang nobela ni Dr. Rizal na El Filibusterismo, na puno rin ng mas matitinding eksena. Mula sa pagiging si Crisostomo Ibarra, magbabalik ang karakter ni Kapuso drama King Dennis Trillo bilang si Simon. Medyo maiksi lang yung panahon namin para maghanda dito sa pagpasok ng El Filibusterismo. Pero syempre, nandun yung pag-research. Nalam ko yung itsura niya. Syempre, mas pinagbasihan pa rin namin yung libro para mas maging accurate yung depiction dun sa character na Simon. Ang anak ni Sisa na si Basilio, isa ng binata na isa sa buhay ni Khalil Ramos. I'm super excited lang din talaga na ma-fill in ko yung shoes ng isang character na ilang beses na rin nating napanood. Si Julian San Jose, nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa serye na tatawid na sa pangalawang aklat. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa malaking opportunity na ito. Basta collective effort po kasi siyang lahat. I mean, hindi lang din po para po sa akin, but with everybody else. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Handa raw ang Pilipinas sa magiging desisyon ng World Health Organization kung gagawin pa rin public health emergency of international concern ang COVID-19 pandemic. Ayon sa Department of Health, anuman daw ang maging desisyon ay may mga hakbang ito para masiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa isang linggo, magpupulong ang World Health Organization Emergency Committee para pag-usapan at pagdesisyonan kung nararapat pa rin bang magpatuloy bilang isang public health emergency of international concern ang COVID-19 pandemic. September 2022 pa, sinasabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na nasisilayan na raw ang pagtatapos ng pandemya. Ang pulong na ito ay kasabay ng unti-unting pagluwag ng maraming bansa sa usapin ng COVID-19 restrictions at kasabay rin ng biglang sipa ng dami ng kaso ng COVID-19 sa China matapos silang luwagan ang kanilang matagal ng COVID-0 policy. Dito sa Pilipinas, sinabi ni Health OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere na handa ang Pilipinas sa anumang magiging desisyon ng WHO sa alert status ng pandemya. Ang una raw maapektuhan sa anumang pagbabago sa health alert status ng pandemya, ang border control. Slowly, we have eased our restrictions across our borders also, and until now, we are managing our cases. So even when the public health emergency will be lifted, we know that the virus is here to stay. So the Philippines will continue to be cautious and vigilant, and we will still be imposing these same restrictions that we have right now, which is not so much strict, but nandyan yung safeguard natin that anytime that cases will increase, we have our safeguards that we can rely on and we can impose para mas protektado ang Pilipino. Sa pinakahuling datos ng DOH kahapon, January 16, nasa 11,844 ang total active cases sa bansa, 277 na bagong kaso ng COVID-19, 89 dito nasa Metro Manila. Ayon sa Okta Research, nasa 2.4% naman ang nationwide positivity rate o bilang ng mga nagpopositibo sa kada 100 na tinetest. Pasok ito sa 5% positivity rate threshold na unang inirekomenda ng WHO na basehan para masabing kontrolado ang hawaan sa isang lugar. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bukod sa dalawang Kapuso real-life couple, may 80s love team na magpapakilig sa upcoming GMA Public Affairs series na The Right One. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Ang real-life pares ni Ruru Madrid at Bianca Umali at ni Paul Salas at Mikey Quintos. Nadagdagan pa ng baliktambalang Ramon Christopher at Lot Lot De Leon na unang nagpakilig noong 80s.
Kasama na sila sa formal na ipinakilalang cast sa story conference ng The Right One, ang first collab ng GMA at View na ipoproduce ng GMA Public Affairs. I just want to say this is really a historic project. Very first time that GMA is tying up with View. I'm so glad to see some great actors here and three love teams, former and current. And, Makakasama rin sa cast ng The Right One sina Yvette Sanchez, Kaloy Tingkungko, Royce Cabrera, Cocoy De Santos, Mon Confiado, Alma Concepcion, Art Acuña, Annalyn Baro, at Ewan Mikael. All set na ang lahat kahit pa naninibago si Bianca na first time makatrabaho si Ruru. Sanay kami na kaming dalawa yung pahinga ng isa't isa. Hindi kami sanay na kaming dalawa yung trabaho ng isa't isa. And things are gonna change. Si Paul at Mikey naman, nagkatrabaho na sa The Lost Recipe ng GMA Public Affairs, bagamat hindi magkatambal. Promise na talagang gagawin namin yung best namin dito. Something new for me. But that jump also is comforted with the fact that ito yung ensemble na kasama ko. Habang si Ruru, iba ang mga nakatambal sa previous series niya with GMA Public Affairs na Lolong at Toda One I Love. Ang sarap din katrabaho ng Public Affairs because makikita mo yung growth na magkakasama kayong lahat eh. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mainit na tinanggap ng Pinoy fans ang pagbabalik Pilipinas ng Korean superstar na si Kim Soo-yeon. All out ang suporta ng fans ng Korean heartthrob na may bit-bit pang mga banner at poster ng kanilang idol sa kanyang arrival kagabi. Ang ilan sa kanila, maaga pa lang ay matyaga nang nag-abang sa airport. Nakahanda na rin daw ang fans ni Soo-yeon sa K-League Experience and Surprises na hatid ng Ultimate Oppa sa kanyang fan meeting ngayong gabi. Huling bumisita ang Korean superstar sa bansa last year para rin sa isang fan meeting na dinaluhan ng kanyang libo-libong supporters. Napanood si Kim Soo-yeon sa hit series na My Love from the Star at Moon Embracing the Sun na ipinalabas sa GMA at GTV. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.